May nabawas. Meron ding nadagdag sa mga players ni Coach O. Sapat na ba ito para madepensahan ang championship title nila ngayong season 84? Pero bago pa man ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and paki-spike na rin sa bell button para sa mga volleyball ka na. Ang huling pagkakataon na nakita ng mga Atenean at mga tagahanga ng sports ang Lady Eagles ay noong March 7, 2020, nang sila ay ibalik sa terra firma ng kanilang matinding karibal na ang LaSalle Lady Spikers. A 4-set loss early in season 82 ang naglagay sa kanila sa 1-1 at nabawasan ang ekspektasyon nilang madedepensahan ang titulo sa pagkakampiyonato. At sa hindi inaasahang pangyayari, ang buong mundo ay nahinto at nag-lockdown dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus. At kahit hindi pa nawawala ang pandemya, hindi na rin natin makikita sa lineup ang mga inaasahang dedepensa sa titulo tulad nila Lady Eagle Kath Tolentino, Joanna Maraginon, Jules Samonte, Jamie LaVittoria, Jaycel De Los Santos at Pongay Gaston. Pwede pa sanang maglaro si Samonte para sa natitirang years niya sa UAAP. Pero dahil sa kawalang katiyakan sa panahon ngayon, may nabuting tinapos niya na lang ang kanyang pag-aaral at pumasok na sa pagiging professional volleyball player. At ngayon, ang mga dating rookies ay mga seniors na. Itatampok sila sa darating na UAAP Season 84 na nakatakdang ibigay sa huling bahagi ng Mayo. Junior na ngayon si Faith Nesperos. Si Jaja Maraginot naman ay senior na. Si Danny Ravena naman ang kauna-unahang liberong kapitana. At isa si Vanny Gander na tutulong sa pamumuno bilang isang kapitana. Pumapangalawa kay Danny Ravena na mas naging vocal na ngayon, same as Roma Drumal. Bumalik din si Erica Raagas na inaasahan ni head coach Oliver Almadro na patuloy sa paghampas sa kanyang malalakas na atake. Ipapatrol din ngayon ni Joan Narit ang gitnang nabakante ni na Tolentino at Samonte. Yes, ito man ay mga batang kupunan in terms of experience dahil sa dalawang taong nakatenga ang UAAP. Pero mas promising when it comes to talent. At sa pag-asa ni Coach Oliver Almadro, long on heart and confidence. Nakasuot rin ng kulay asul at puti ang middle blocker na si Sofia L. Deponso, ang nakakabatang kapatid ni na Sean at Dave L. Deponso na naglaro ng high school volleyball sa National University. Nariyan rin ang apat na mula sa Ateneo de Davao setter na si Takako Fujimoto, middle blocker Ivana Sulit, opposite hitter Katrina Blanco, at middle blocker na si Jean Cani. Mula rin sa isa sa iba pang paaralan ng Ateneo ay si open spiker Jennifer De Los Santos na mula sa Ateneo de Cebu. Ang isa pang duo na nagpapalit ng zip code ay sina Alexi Miner at Lian De Guzman na nagmula sa Far Eastern University. Si Miner ang 5'11 habang si De Guzman ay isang shade smaller. Papalag naman kami, saad ito ni Coach Oliver Almadro. For sure it won't be easy, but you know us, we'll be fighting all the way. Ang goal is makapasok sa Final Four, at kung maabot man nila ito, then doon na nila kukunin ang kanilang mga pagkakataon na masungkit ang championship. Alam naman daw nila na nananatiling napakahusay ng ibang kupunan. LaSalle as always, UST at National University, ang mga young guns ng Adamson, is similar position as Ateneos, at talagang hindi mo maibabawas ang sinuman. The pandemic after all, gave every team the same fits and problems. Ang masasabi ko lang, this is going to be an exciting season, saad ni Coach Oliver Almadro. Sa kabilang banda, hindi pa nabanggit ang pangalan ni Makana Kowalski na isang setter tubong San Diego, California. Kung naaalala natin, ay nag-announce nga ito sa kanyang IG account na verbal na itong may commitment
sa Ateneo de Manila University. So, that's it! Makakaasa kaya si Coach O sa kanyang mga young guns na madedepensahan ang championship title? So please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para sa mga volleyball ganap. Thanks for supporting this channel and thanks for watching.